Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan, mga mahal kong kamundo. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Hindi ba't sinabi ko naman sa iyong pinulungan ko si Malaginto? At sinabi ko sa kanyang tapusin niya kaagad ang laban. Ngayon, Hugo, pinagbigyan na kita. At nakita mo naman siguro kung papaano makipagbakbakan si Malaginto laban dyan sa ipinagmamalaki mong isang biling na panabong. Ang sabi ni Itay Kano kay Mang Hugo noong mga sandaling yun habang makikita ng hawak ni Itay Kano at kanyang hinihimas ang aming alagang si Malaginto. Ganoon ba, Kano? Kayong lahat, makinig kayo! Hindi nyo ba alam na ang Malagintong ito ay isang engkantado? Kaya naman ay walang sino man ang makakatalo sa kanya. May pang-aasar na pagkakasabi ng pasigaw nitong si Mang Hugo. Subalit sinagot siya ng ilan sa mga mamamustang naroon ng mga sandaling yon at sinabi sa kanyang, "Hindi na mahalaga pa para sa amin yung sinasabi mong yan. Kung isa mang engkantado si Malaginto o hindi, dahil ang importante sa amin ay kami na ang panalo." Siya nga, totoo yan. At malapit na kaming maging mayaman dahil sa mga perang na ipanalo ng Malagintong panabong na yan. Ang may halong pang-aasar pang pagkakasabi ng isang mamamusta dahilan upang narinig mo na yun, Hugo. Hindi ka naman siguro bingi upang hindi mo marinig ang mga sinabing yon ng mga mamamastang nasa labas sa paligid ng sabungan. Hugo, tandaan mo ito. Walang kwenta para sa kanila kahit pa'y paulit-ulit mong ipagdiinang isang engkantadong panabong si Malaginto. Dahil ang mahalaga lamang sa kanila ay ang manalo. Iimik pa sana itong si Mang Hugo matapos niyang marinig na sinabi yon sa kanya ni Itay. Subalit, makinig kayong lahat. Kayong lahat na naririto sa sabungang ito. Lalong-lalo na yung mga nariritong nanggaling pa sa kabilang bayan. Sa kabilang bayang kasalukuyang may nagaganap na kababalaghan. Isipin niyong maigi ang mga sasabihin kong ito. Hindi ba't ang paglitaw ng taong itong si Hugong may mahabang dila at mabahong bunganga sa inyong bayan ay siyang naging simula ng mga kakaiba at hindi maipaliwanag ng mga pangyayari sa inyong lugar. Tandaan mo ito, Hugo. Ikaw, pati ng inyong mga angkan, nalalapit ng mabulgar ang inyong iniingatang sekreto. Kumulubot ang balat sa noo ni Mang Hugo at nagsalubong ang kanyang mga kilay nang marinig niyang sinabi yon sa kanya ng pasigaw at buong kisig ng nooy nasa gilid at labas ng ruwedang si Mang Gaston at hindi kumukurap ang kanyang mga matang nakatitig sa kanya ng seryoso mata sa mata at nakangising may halong pambabanta sa kanya. Napayoko itong si Mang Hugo sabay dampot ng kanyang wala ng buhay at nagkalasog-lasog ang katawang biling na panabong. Kasunod ay padabog niya itong inihagis sa harapan ni Itay. Lumabas ito ng sabungan at umalis na bagsak ang kani-kanilang mga balikat. Ngunit, nakita pa namin siyang lumingon kay Itay at pagkatapos ay kanyang tinitigan si Itay ng makahulugan at merong halong pambabanta sa kanyang buhay. Hinarap ni Itay ang nooy na katulalang sintensyador ng sabungan dahil sa hindi ito makapaniwalang sa ganoong kabilis lang matatapos ang salpukan ng dalawang panabong. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Itay ang mga katagang, "Sige na, papasukin mo na rito ang nagmamayari ng panabong na siyang totoong makakabangga ng aming Malaginto." Nakita naming tumango-tango kay Itay ang sintensyador ng sabungan kung saan ay ang taong kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang may mutyang galing sa bariyang si Mang Timoteo at ang kanyang pinsang may mutyang trabungkong nagngangalang si Mang Agosto. Mabilis namang tinawag ng sintensyador ng sabungan ang dalawang sina Mang Timoteo at si Mang Agosto at pinapasok kaagad ng sintensyador ang dalawa sa loob ng sabungan at dala ni Mang Timoteo ang nooy
may karga ng taring sinyaladong ugis. At nang silang dalawa ay nasa mismong harapan na ni Itay Cano, ay naguwi ka ito nang, "Ama Timoteo, ituloy na natin ang nausyaming totoong laban ng ating mga panabong." Masaya namang sumang-ayon sa kanya ang dalawang sinamang Timoteo at si Mang Agosto. Naging abala ang Kristo at sintensyador ng sabungan sa pagkolekta ng mga perang pusta, at halos masasabi talagang nakalalamang sa pusta ang aming malaginto kung ikukumpara sa nasabing ugis nila Mang Timoteo. Ganoon pa may, ikinasana kaagad ng Kristo at sintensyador ang bakbakan ng dalawang mandirigmang mga panabong. Nakita naming lahat sa kung papaanong ginayumos muna ng marahan ni Itay Cano ang malakoronang palong ni Malaginto matapos niya itong hipan sa kanyang mismong ulo. At pagkatapos ay masaya na nga nilang magkasabay na inilapag sa lupang sahig ng sabungan, sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan ang dalawang panabong bagay na nagdulot ng nakabibinging katahimikan sa paligid ng sabungan. Parehong makikitang hindi gumagalaw at nananatiling nakatayo lang at nakikiramdam sa bawat isa si Malaginto at ang ugis ni Mang Timoteo, na kung silang dalaway titingnay, para bang wala silang ganang magbakbakan nang walang ano-ano'y bigla na lamang na tumalikod ang ugis at naglakad ito palayo kay Malaginto. Nagbulong-bulungan ang mga tao sa paligid ng sabungan dahil sa inisip nilang lahat na baka tatakbo ang panabong nila Mang Timoteo. Subalit, kidlat sa bilis itong tumalon. Tumalon ito ng napakataas at pumailan lang ito sa ere. At kung ito'y ilalarawan ko sa inyo'y nagmistula na itong lawin. At pagkatapos nooy, bigla na lamang itong pumihit kagad sa kinaroroonan ng nooy. Nakatayong brusko at kalmadong-kalmadong si Malaginto, bumulusok bigla ang ugis at pinuntirian ng kanyang kargang tari ang katawan ng aming Malaginto. At pagbagsak nito sa aming Malagintoy, siya namang bigla ang pagtalon. At pag-iwas ni Malaginto sa kanya, pumailalim ang ugis at tumungaw sa kanya si Malaginto. Dalawang mabibigat na pagpalaw ang pinakawalan ni Malaginto sa nooy nasa lupang nakatingalang ugis. Ngunit dumaplis yun sa katawan ng ugis. Naglikha ng guhit sa lupa ang mga kuko ng aming Malaginto nang mapasadsad ang kanyang mga paa sa lupang sahig ng sabungan. At pagpihit ng aming Malaginto'y bigla na lamang siyang pinalo ng ugis. Bahagyang dumistansya si Malaginto sa nasabing ugis. Matapos natapyasin ang kanyang kargatang matalas na tari ang balahibo ng aming Malaginto, hindi pa ito nakuntento, Sir Jess, o ang nasabing ugis, o ang nasabing ugis ni Mang Timoteo, dahil sinundan niya kaagad si Malagintong nooy makikita nang nasa gilid ng ruweda. Agresibong agresibo ang ugis na parabang gustong gusto na nitong tapusin kaagad ang laban. Pinalo ng pinalo niya kaagad si Malaginto ng sunod-sunod. Subalit malinaw naming lahat na nakikitang pag hindi balahibo ni Malaginto ang tinatapyas ng kanyang kargatang tari, ay pumapalo lamang ang ugis sa hangin dahil sa hindi niya kayang abutin ng kanyang kargatang tari aling parte man ng katawan ng aming Malaginto. Samantalang si Malaginto'y hindi gumaganti ng pag-atake o pagpalo sa kanya, sa halip ang ginagawa lamang nito'y paatras ito ng paatras sa naturang ugis na nooy makikitang walang palyang pumapalo sa kanya. Bigla na lamang tumakbo papuntang gitnang bahagi ng sabungan si Malaginto. Matapos niyang mailagan ang huling palo sa kanya ng naturang ugis, subalit na gitla ito nang bigla na lamang bumagsak sa kanyang harapan ang nasabing ugis na panabong. Hinarap kaagad siya ng ugis at pinalo ng malakas. Tumilapon si Malaginto palayo sa nasabing ugis at makikita pa itong nahihirapang ibalansi ang kanyang mga pakpak sa ere. Dumulas ang kanyang mga paa sa lupang sahig ng sabungan nang bumagsak siya sa gilid ng ruweda. At naging dahilan yun upang siya'y mapaloblob sa lupang sahig ng sabungan. Ganoon po, Sir Jess, kabilis, kalakas at kaagresibong pumalo ang nasabing ugis ni Mang Timoteo. Kumusturang parang aataking muli ang ugis sa aming Malagintong nooy. Makikita itong nakatitig sa kanya at hindi kumukurap
ang kanyang mga mata at may't maya niyang iniuunat ang kanyang tigmagkabilang mga paa. Nakaawang na ang mga bibig ng lahat ng mga tao sa labas at paligid ng sabungan dahil sa tila nahihirapan at dihado sa laban si Malaginto. Ganoon pa may nanatiling kalmado si Itay Cano. Ganoon din ang dalawang magpinsang sina Mang Agosto at si Mang Timoteo, kasama na ang dalawang sina Mang Gaudosong nasa labas ng sabungan. Naunang umatake sa ugis ang aming alagang si Malaginto. Napakabilis nito. Pinalo niya kaagad ang ugis nang silang dalaway magkadikitan. Ngunit hinampas lamang ng malakas. Gamit lamang ang pagpak ng ugis, ang paa ng aming Malagintong merong kargadang tari. Kumikilos ito, Sir Jess, o ang nasabing ugis na panabong na para bang tao kung mag-isip. Nangalat kaagad at sumabog ang mga pinong gintong balahibo ng aming Malaginto. Nang binigwasan siya ng ugis sa kanyang parting tagiliran, hindi naman nagpahuli ang aming alagang si Malaginto dahil sa pasimple niyang itinusok ang kanyang kargadang tari sa parting suso ng ugis bago ito tuluyang tumistansya sa ugis. Subalit muli yung pinitik ng kaliwang pakpak ng ugis ang paa ng aming Malagintong merong kargadang tari. Nakakamangha kung titingnan ang ugis na panabong. Hindi ito hinihingal. Sa halip ay parabang mas lalo pa itong lumalakas at nagiging kondisyon na kondisyon habang tumatagal ang kanilang laban. Lumagutob ang katawan ni Malaginto nang siya'y bumagsak sa sahig ng sabungan. Pagtayo ni Malagintoy, siya namang bigla ang pag-ataking muli sa kanya ng nasabing ugis. Subalit nailagan yun ang aming Malaginto. Tumalilis ang aming alagang si Malaginto at lumagpas sa kanyang katawan ang paang may kargang tari ng nasabing ugis. Sinamantala ni Malaginto ang pagkakataong yun. Sunod-sunod na mga pagpalo ang kanyang pinakawalan sa katawan ng ugis. Bahagya pa itong napatras palayo sa aming Malaginto. Subalit ang sunod-sunod na mga pagpalong ginawa niyang yun ay nauwi lamang sa wala dahil nakapagtatakang para bang hindi bumabaon sa katawan ng ugis ang kanyang kargadang tari. Tumayong brusko si Malaginto at kanyang tinitigang maigi ang ugis na nooy. Katulad niya'y makikita na itong pinagkikiramdaman si Malaginto at parang binabasa nito ang susunod na mga pag-ataking gagawin ni Malaginto sa kanya. Ang ugis na yan, ay kumikilos na katulad ni Malaginto. Ang sabi ni Lolo Pedro. Ang ibig mong sabihin, Tatang Pedro, ay ang tanong ni Mang Ambrosio kay Lolo Pedro. Subalit sinagot siya nitong si Lolo Berhil at sinabi nitong, oo, Ambrosio, may kakayahang tumbasan o tapatan ng ugis na yan. Umasasabing kaya niyang higitan pa ang bilis at lakas ng kanyang nakakatunggaling panabong. Magaling, mahusay. Mahusay ang mutyang sa tingin ko'y meron ang kanyang among si Timoteo. Kung ganoon ay paano po mananalo sa kanyang ating Malaginto kung may kanyang natatanging kakayahan ng ugis na yan? Ang bigla ang tanong naman itong si Mang Rudy kina Lolo Virgil at Lolo Pedro, habang kaming lahat nooy nasa iisang direksyon lang nakatuon ang aming mga paningin sa direksyon ng dalawang panabong na nooy parehong pinakikiramdaman ang bawat isa sa kanila. Huwag kang mabahala, Rudy. Baka nakakalimutan mo ng hari ng sabungan ang ating panabong na si Malaginto. Mamaya ay matutunghayan natin kung papaano niya masusumpa ang swerteng hatid ng mutyang nasa pag-iingat ni Timoteo. Ang malinaw na pagkakasabi o sagot ni Lolo Pedro nang bigla na lamang ibinuka ng ugis ang kanyang dalawang malalapad at mapuputing mga pakpak, at pagkatapos ay sunod-sunod niya itong ipinapagaspas. Ipinapagaspas niya ito ng malakas. Bahagya pa itong makikitang umaangat sa lupa ang kanyang dalawang mga paa. Nang puntong iyon, Sir Jess, ay nakita kong ngumisi na nang makahulugan si Mang Timoteo. Ganoon din si Mang Agosto.
na parabang sinasabi ng kanilang mga itsurang katapusan na ng aming managinto. Ngunit, nang ibinaling ko ang aking paningin sa nakatayong si Tay Kano, ay nakita ko siyang kalmadong-kalmado nang diglaan na lamang umarangkada ng pag-atake papalapit sa nooy. Nakatayong si Malaginto ang nasabing ugis na panabong. Ngunit, nakapagtatakang hindi man lang gumagalaw si Malaginto, nakaabang lamang ito at naghihintay sa nooy. Papalapit sa kanyang ugis na panabong, pagbagsak ng ugis sa kanya'y siya namang bigla ang pagtaluna at pag-iwas ni Malaginto sa kanya. Sumilong ang ugis kay Malaginto. Ngunit, nagawa pa rin itusok ng ugis sa katawan ni Malaginto ang kanyang kargadang tari. Subalit napakahiwagang salpukan ang nasaksihan ng lahat ng mga tao ng mga oras na yon. Dahil ni hindi man lang, iniinda ni Malaginto ang tusok ng tari sa kanyang katawan. Bumabaon yun, Sir Jess, oo. Pero, nakapagtatakang parang hindi nasusugatan ang aming alagang panabong na si Malaginto. Hinampas ni Malaginto ng malakas ang ugis gamit lamang ang kanyang kaliwang malapad na pakpak, dahilan upang lumagapak sa lupang sahig ng sabungan at napalublob pa ang nasabing ugis na panabong. Hindi lamang yun, pumatong pa sa kanyang likuran ang aming alagang hari ng sabungan. At pagkatapos ay lumipad ito papuntang gilid ng ruweda. At nang siya'y nasa gilid na ng ruweda'y makikita na itong kumakahig doon at paisa-isa itong tumutuka anumang pagkain ang kanyang makita doon. Samantalang ang ugis na panabong ni Mang Timoteo'y makikita na itong hindi na gumagalaw at nahihirapan ang makatayo. Nilapitan kaagad ito ng dalawang nagmamadaling, sina Mang Timoteo at si Mang Agosto, kasama ang sintensyador ng sabungan. At pagkatapos ay kanilang sinuri ang katawan ng naturang ugis na panabong. Kasunod ay nagtataka nilang ibinaling ang kanilang paningin sa nooy, nasa gilid ng ruwedang si Tay Kano at hawak na nito ng buong ingat at hinihimas si Malaginto. Imposible ito! Paanong nagkaroon ng gantong malalalim na tusok ng tari ang katawan ng aking ugis? Isamantalang kitang-kita naman natin kanina na puro dapis lamang sa katawan ng ugis ang tari ni Malaginto. Papaanong? Ang nagtataka at mahinang pagkakasabi ni Mang Timoteo sa kanyang katabing pinsang si Mang Agosto, kung saan ay makikita nang baldado na ang kanyang ugis at hindi rin nagtagal ay lumuloy na rin ang ulo ng kanyang ugis na panabong. Wala na tayong magagawa pa, Pinsang Timoteo, kundi ang tanggapin ang katotohanan natalo ang panabong, natalo ang ating panabong, at nakontra ng Malaginto ni Kano ang iyong tangang pampaswerte. Ang sagot naman sa kanya ng kanyang pinsang si Mang Agosto, idiniklara kaagad ng sintensyador ng sabungan sa ikalawang pagkakataong, panalo ang aming alagang si Malaginto laban sa nasabing ugis na panabong ni Mang Timoteo. Nais ko lamang pong batiin si Ma'am Pia Arnaez ng belated happy birthday. Ma'am Pia, pasensya na po, ngayon ko lamang po nabasa ang inyong comment. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Kuya Hermes Whitey, kay Nanay Linda, kay Nanay Lukring, kay Boss Roldan Tumangday, sa mga utol ni Boss John Alcantara na sina Boss Rec at Boss Reste Alcantara ng San Diego. Maraming salamat po sa inyo mga boss. Kay Ma'am Pichi Gregorio Pareñas, Ma'am, maraming maraming salamat po. Kay Boss Rapailito Villaram Senior, Boss, maraming salamat po sa magandang komentong ibinigay nyo sa ating munting channel. Shoutout po kay na Boss Jake Alcala, kay Boss Jackie Yamata, kay Ma'am Maria Teresa Jobson, si Boss GC Mata. Shoutout po kay Ma'am, shoutout po kay Ma'am Pardo Lota sa Paguyo Family and Pardo Family from Saudi Riyadh. Shoutout po sa mga taga North Calaocan at Duran Family. Shoutout po kay Boss Laguda Erle. Shoutout po kay Boss Wilfredo Diaz at sa kanyang asawang si Ma'am Marilyn Diaz at sa kanilang mga anak na si Boss AJ Diaz, Mirasol, Andro, Mayra,
Carla at Wilfredo Diaz Jr. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga boss. Shoutout po kay Nanay Lukring ng Iloilo. Nanay Lukring, maraming maraming salamat po sa inyong palagiang pakikinig sa ating mga kwento sa ating channel na ito. Shoutout po kay Boss Leonard Elpas ng LC Blanco's Coco Lumber and Furniture dyan po sa Putot, Libmanan, Kamsura. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga tropa. Kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Edin Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tukayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hicap, kay Boss G. Sumudyo, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Hammer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Ruvion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Ma'am Pei Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Raimundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Cascayan, kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,